Hi guys, ito yung magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Free to Dream Z Up 4. Palaging nire-request to sa aking sapatos na to, pero matagalan na akong bumili kasi nga medyo pricey siya. Pero parang for me, worth the price. Ako guys, kuripot ako, binibili ko yung mga mura lang na mukhang magaganda. Alam niyo yan dito sa pag-review natin. Correct! Pero parang ito, pwede ko siyang ipasok sa list ng mga sulit na sapatos kahit medyo mahal. Samahan niyo ako guys, alamin natin kung bakit ko nasasabi yan. Start na tayo, let's go! Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong video naman yung hilig mo, shoe review, fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Anta Free to Dream Z Up, or tinatawag din Light Crazy 4, or tinatawag ding Preview Loose 4, napakaraming pangalan. Anta, bakit naman ganun? Naguguluhan ako. Minsan sinesearch ko siya, hindi ko na alam kung paano ko malalaman yung technology kasi ang daming pangalan. Meron pa palang ano guys ha, meron pa isang lower version nito, yung Free to Dream Z Up Team. Mas murang version niya. I-review rin natin yun, abangan nyo. Pag-usapan na natin yung aesthetic and material. Kasi napakaganda po nito. Napaka-forma, low cut, marami pa pong kulay ang mapagpipilian. And puro pa mo magaganda rin ang mga design or ang colorway na meron sila. So low cut po siya, pang point guard na pang point guard dito, no? Halatang halata naman. Woven upper po siya na with mesh po sa loob, parang dalawang layer. Ganito po yung layer niya sa loob, no? Ayan. Parang jersey mesh nga siya, no? Sa loob. All the way hanggang dito, ayan, no? Yan. Parang dalawang layer para syempre mapatibay. And parang padding na rin yun. Kaya napaka-breathable. Tingnan nyo naman, guys. Makikita nyo yung nasa loob. Yung medyas nyo, makikita nyo yung kulay na medyas sa pagsuot nyo to. Kahit yung mga US brand na mga high-end, ganito na rin ang ginagamit nila, no? Ganito na rin yung ginagamit nila. Kasi nga, anong nangyayari, magaan po siya. Pero very breathable. And matibay pa rin naman, no? Matibay. Parang gawa siya sa nylon, eh. Nylon mesh. Woven nga, parang tinahi. No, may mga infusing. Yan, infusing. Infusing. Dito, may mga infusing. Puro infused plastic. No, mukha naman maganda. Hindi siya mukhang cheap. Actually, mukha siya talagang premium. Premium yung price niya. Dapat lang premium talaga siya. Hindi, wow. May TPU plate dito. Yung pag ang TPU plate ng ano, ng Anta, lagi nilang tinatawag na A-Shock Stabilizer. No, A-Shock Stabilizer nakalagay dyan. Sana nakikita. So, yung A-Shock Stabilizer all throughout hanggang front end, hanggang harap, hanggang dito sa toe box. No? So, for durability rin, actually, kaninong pirma to? May pirma dito, guys. Oh. Napansin ko may pirma rin dito. Sino kaya yan? Guys, mayroon ba kayong info kung kaninong pirma to? Sinong gumagamit sa kanya na sapatos? No? Hindi to pirma ni Klay Thompson, eh. So, yun, kahit mag toe drag ka, dahil makapal itong A-Shock Stabilizer, no, nag-extend nga hanggang dito, pati dito sa toe, kahit tumama ng tumama ng tumama dyan yung toes mo, hindi kagad masisira itong area na to. Plus, supported yung paa mo, mararamdaman mo yung lockdown. Ito po, may infusing pa, kung makikita nyo ng maayos. Ayun na, infusing hanggang dito, puro infusing yan. Pati dito sa ano, sa leasing system, may infusing din, plastic infusing. Yan, syempre para tumibay naman. And meron siyang, ano ba to, synthetic leather dito. Ayan, yan, yan. Puti. Pati dito rin sa kabila, yun, no? No, pag hinigpitan mo, mas may lockdown, mas hihigpit yung pagkakasintas, no? Plus, meron pa po siyang TPU plate dito. Mukhang ano to, nylon sheet, no? Yung torsion plate niya. Hindi siya carbon fiber, guys. Mukhang nylon sheet. May arch support pa dito. Actually, dalawa yan, eh. Ito, go zone nila. Nahihirapan ako, guys. Inire-research ko kung ano yung ibig sabihin ng go zone, kung para saan. Meron ako nakita sa internet, pero kasi Chinese, eh. Hindi ko mabasa, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Anta, sana naman bigyan mo kami ng konting information ano yung go zone, no? Huwag kayo iyak. Plus, ito, logo po ng nitrogen-infused foam nila o yung kanilang cushioning setup. Ito yung parang logo. Every time may ganito, katulad nito, same logo, ayan po. Yan po yung logo. Ay, ito rin, nandito rin. Tapos, mapipindot mo siya dito. Ayan, nandyan din yung logo maliit.
Yan yung logo, kung nababasa, hindi masyado. So yun, parang lahat naman na hinahanap ko sa basketball shoes, nandito naman. And maganda talaga siya, maganda itsura, maganda yung silhouette. Unique, walang ginagaya, first time ko makakita ng ganito. So yan, bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10 sa aesthetic and material. Kaya hindi ko pala perfect kasi hindi carbon fiber no, yung ginamit sa kanya. Considering na ganun yung price, sana carbon fiber na lang ginawa. Tiyan mo to. Carbon fiber, almost same price point lang naman eh. Ano ba pakialam mo? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Guys, grabe, top tier yung traction nito. Sobrang kapit talaga, no? And hindi rin siya kagad nag-ano ng dust. Parang bago, parang wala nangyari. And plus, yung traction niya, no, nag-extend pataas. Pang point guard naman kasi talaga to. So kung shifty ka, tapos may mga angle ng paa mo na pumupunta doon minsan, kaya gumaganyan ka, covered ka kasi yung outsole, yung traction hanggang dito umaangat. So kakapit ka pa rin kahit mga unusual na angle. Hindi ko siya masasuggest masyado sa outdoor kasi may mga area na maninipis po yung grooves. Okay sana may makakapal naman sana yung grooves kaso lang may mga area katulad nito. Ang liliit na dyan ng groups, ayun o. Masisira yan sa outdoor kagad. So, hindi ko siya masasuggest. So, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Almost perfect sa traction and outsole. Yun lang, yung grooves lang, yung pattern lang ang medyo hindi ko nagustuhan. Next, punta na tayo sa safety and support. Nagulat ako guys, no. Hindi ko ine-expect yung support dito. Kasi very lightweight siya. Tapos parang minimalist siya sa akin. Temo, clumsy nga dito, parang na, bumabagsak dito sa medial part. No, pero kasi ang ganda, okay tong ano, A-Shock stabilizer. Siguro kung wala to, A-Shock stabilizer, walang kwenta tong sapatos na to. Pero napaganda nito, guys. Kasi yung sa lateral containment, panalo siya. At guys, ha, yung A-Shock stabilizer, nagugustuhan ko kasi hanggang dito siya. So yung paa mo talaga, mararamdaman mo yung lockdown dun sa toe area na hindi ka makakagalaw pa ikot-ikot yung paa mo. Magiging intact po talaga siya in place, no? Kaso lang sa iba, yung fitting nito parang hindi mag-work. Mamaya pag-usapan natin yan. Dahil dito, so for me, maganda yung fit nito, maganda yung support talaga dito. Gusto ko yun. Ito yung isa sa mga example na low cut pero you feel secured. Sana all. Plus guys, dito kasi, napaka-supportive. Ito palang ano, infusing. Ayan, plastic na yan. Yung plastic na yan. Nakakatuwa siya. Nagbibigay talaga siya ng rigidity ng structure dito sa heel counter. Ang ganda ng pakiramdam. Actually, perfect yung pakiramdam. Perfect po yung heel counter niya. Plus, may arch support pa po siya. May arch support pa po siya sa mga flat-footed. Bagay na bagay ito sa inyo. And meron po siyang torsion plate. No? So, may torsion support yan. May twisting support. Iwas tapilok na naman. Tignan nyo guys, medyo malapad pa rin. Malapad pa rin dito niya. And ano, yung foam niya po, matigas dito. Plus meron pang A-Shock stabilizer. So, iwas tapilok talaga. Napakagaling ng pakakagawa. Very scientific. Na yung mga area na dapat may infusing. Ayan, katulad nito, may infusing. Nasa area na dapat talaga nandun. And yung mga walang area, katulad nito, wala. Breathable lang dito. Tama, okay din, sakto. Wow naman! Wow! Wow! Plus, isa pa, ito pang parang synthetic leather, nakakatulong din po sa lockdown. Sa mga jab step, lateral movements mo, euro step, contained na contained yung pa. So, yun guys, perfect po to, 10 out of 10 po tayo dyan. Next, punta na po tayo sa fit and comfort. Doon medyo humihingi pa ako ng konting padding. Di, wow. Napakanipis nitong tank. And dito rin, napakanipis na. Dito lang may konting padding sa may heel counter. And yung heel counter, wala pa pong Achilles pillow. Though kasi priority nga nila yung lightness, yung gaan, breathability. Kaya naging ganon. So guys, sa sapatos na to, parang solely pang point guard. Very light shooting guard, pwede. Siyempre, maraming 4-foot flex. Very mobile ka dito. Low cut kasi siya. Nakakagalaw yung paan mo, yung ankle mo na maayos. Heel to toe transition, napakaganda. Puro arc yan, puro arc. Step in comfort, malambot din po siya sa loob pag naglalakad kayo. Kasi nga, parang Adidas Boost. Yung Nitrogen Edge Foam nila sa fit and comfort. Bibigyan ko po ito
ng 8.5 out of 10. Mataas pa rin po, mataas pa rin kasi very light, pinaka-light na sapatos na gamit ko. Masarap yung step-in comfort, pwede mo palakad-lakad. Kaso lang yun nga, parang gusto ko pa sana ng more padding, kaya 8.5, hindi masyado mataas. Plus, parang napakasikip na dito talaga. May konti pa rin space ako, ako lang guys. Pero pag naging wide na yung paa mo, wider na, hindi talaga pwede, no. Parang dapat mag one size up ka actually, hindi lang 0.5. Dahil dito sa Asiac stabilizer. Pero kung gusto nyo nag snug fit, narrow yung paa nyo, pasok to sa inyo. Next, punta na tayo sa breathability. Hindi natin kailangan pag-usapan yung breathability nito. Isa to sa pinaka-breathable na sapatos na nagamit ko. Tingnan nyo yung laki ng butas niyan. Walang papasok na hangin sa likod eh. Pero dito, dahil sa laki ng mga butas nito, OMG. 11 out of 10 po tayo sa breathability. Next, punta na tayo sa cushioning. Unang-una, insole. Natutuwa ako sa insole niya. Maganda yung insole niya. Bouncy, malambot. Yung insole mismo, breathable. Butas-butas po yan talaga. Ayan, oh. Wow. Yung travel board. Ayan, makikita nyo po dyan yung Nitrogen Edge Foam. Na main cushioning setup o yung premium, pinakamahal na cushioning setup ng Anta. Yun po yung gamit dito. And very low profile po siya. Pinaka-low to the ground kasi to na nagamit ko. Parang mas mababa pa to sa ano eh. Sa DVD-1. No, parang mas mababa pa to dito rin. Mas napakababa kaya makakagalaw kayo kaagad. Hindi ko to ma-recommend syempre sa mga sentro. Okay, kasi pag mas mabigat pa kayo sa akin, na mararamdaman niyo talaga yung tuhod niyo dito. Pero buti na lang yung Nitrogen Edge Foam kasi talaga napakaganda pa rin ng ano nito, impact protection, ng shock absorption. It gets the job done eh, kahit na power forward, small forward ako, okay pa rin siyang gamitin. Pero kung point guard kayo, pasok na pasok to, napakapanalo nito guys. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 sa cushioning setup. Panalo-panalo po talaga. Kumbaga, sa presyo naman, parang doon ko nasasabi na worth it. Pupunta na pala tayo dyan sa presyo. Price tag na po tayo. Next price tag, nasa 6,000 pa rin po siya ngayon. 5,500, 6,000, depende sa voucher, no? 6,000 plus paminsan pag wala ng sale, no? So, medyo mahal po siya. Kung ako pa rin yung tatanungin, parang sana kung ganung presyo, makakuha na ako ng ganito, carbon fiber, mas padded sana. Pero dahil nga sa cushioning setup niya, dahil sa traction, dahil sa arch support, parang okay pa rin. Parang sulit pa rin kung mapapaabot mo to, kung may voucher ka, mapapaabot mo to ng nasa 5.5, pasok pa rin for me. Bola lang yan. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa pricing. Nakakagulat no, pinakamagaan na sapatos na nagamit ko, pinaka low profile, very fast ka talaga dito. So kung point guard ka, guys, masasuggest ko, itry nyo to, bilhin nyo, maglalagay po ako na link dyan sa baba. Legit seller po yan, Anta po mismo. And kung gusto nyo pa po ng mga ibang pang point guard na sapatos from Anta, maglalagay po ako ng mga link dito, mga videos dito. Pakiclick na rin po yung bilog dito para ma-subscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan. So always, always drink your protein. Bye!